Sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa. Ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang unang siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, at pagsamba'y huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay. Narito po muli tayo sa ating programa ayon sa kasulatan, Gabay sa Mga Kabataan. So ngayong hapon ay kasama po natin muli ang aking kapatid na Sister Sharon De Los Reyes. Pero bago po tayo mag-formally start, ako po muna ay babati. So binabati ko po ang mga kapatid po dyan sa Langkaan 1, na kung saan ay dyan po kami dumalo kahapon. Kasama ko po si Brother JL Matugas, ang aking asawa, si Mami at si Daddy. Ganun rin po ang aming anak. So dyan po kami ay nagbahagi ng programa at kung saan ay nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating programa dyan ng Pathfindering na mag-start po kami next week. So binabati ko po ang mga kapatid po dyan na masyadong mainit sa pagtanggap po sa amin, lalong-lalo na po ang pamilya po ni Brother Jess Gonzalez. So binabati ko rin po si Sister Rose, si Ma'am Rose. Thank you po sa inyong mainit na pagtanggap. At si Nenen po, Sister Nenen. Ganoon na rin po si Kuya Ner. Nakita ko dyan kahapon ni Los Reyes. Ayan. At ang iba-iba po nating kapatid doon na followers din po ng aking asawa. So maraming salamat. Salamat po sa inyong pagtanggap. And then ay nawa ay sa muli nating pagkikita ay mas mainit pa po ang ating pagiging isang Adventist, at naniniwala kami mag-asawa na yung init na nararamdaman nating pagsasama dito sa lupa ay isang halimbawa rin naman na
Magandang hapon po sa inyong lahat. So parang ito'y take 2. So pasensya na po, nagkaroon po tayo ng medyo technical error. Pero ang ating pong paglilingkod ay magpapatuloy. So muli, binabati ko po kayo na magandang hapon. So magpapatuloy po ang Ayin sa Kasulatan, Gabay sa Kabataan. So babatiin ko po muli yung mga binati ko kung sakaling na-miss nyo po. So binabati ko po ang mga kapatiran po dyan sa Langkaan 1. Ayan, lalong-lalo na po ang pamilya po ni Brother Jess Gonzalez at ang kanyang napakaganda at napaka-asikasong asawa na si Sister Rose. Binabati ko rin po si Brother Nair de los Reyes ng aking pinsan at ang kanyang asawa at gano'n rin po kanilang buong pamilya at gano'n rin po si Ate Nenen at ang iba po po maraming followers po dyan sa Langkaan. So maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Balik kahapon po ay maghapon po kami naglingkod sa Iglesia ng Langkaan. Kasama ko po si JL, ang kasama po natin ngayong hapon sa technical, si JL Matugas, ang aking anak, at gano'n na rin po si Daddy at si Mommy. So si Daddy ang speaker doon. So, napaka-blessed po na mga kapatid. Ang kanyang title is Perfect Timing. Ayan. So, anyway, ngayong hapon dinadagdag ko rin sa aking bati si Jennifer Albiela, ang kanyang buong pamilya, si Aria at ang kanyang mami. So, good afternoon sa inyo. Ganun na rin po si Jenny Lynn Lopera, si, ang kanyang asawa si Brother Rene, ang kanyang anak na si Kian at saka si Sab at ang kanyang mami. So, good afternoon sa inyo at nawa ay patuloy kayong sumabay-bay sa ating program. Binabati ko rin yung mga kapatiran nandito sa church, si Brother Don at iba pang mga kabataan, ang ating naging guest speaker, ating napakagandang health lecturer, si Ma'am Myril at si Ate Bot. So ngayong hapon po, siguro yun lang pagbati ko, sister siya, ikaw na po ang babati para sa atin sa hapong ito. Ayan, so muli po, good afternoon po mga kapatid, nakatuwa pa na ang bilis talaga ng panahon, parang kalalatay na ako po dito, ano po. So ngayon po sa mga nanonood sa amin sa FB Live, kami po ay bumabati ng mainit na pagbati, naway pagpapala po ng panahon ng sumayin nyo sa hapon ito sa ating pumuling pag-aaral. So ako rin po kapag-hapon si Soya, no? I'm Miss Ashley going with you sa Langkaan Church. So nawa po, ayan, ay makadaupang patuloy po muli sa Langkaan, no po. Then ako po nagpapasalamat naman sa Paradahan Church, kila Sister Vanjie Monteverde, ay nakatawa po makilala din doon. Ganun pika mag-anak ni Ate Bot si Sir Lisa, ano po, na isang Sabbath School Superintendent doon at mga elderly. Napakaganda. Si Pastor Rio din po kapon ay nandoon na kanyang asawa at nakatawa po na makadalaw pala sa mga iglesia na hindi ko pa napupuntahan. Sabi ko nga po, sige po, ilibutin ko na ang Area 2. Tapos na ako sa Area 1, Sister Yes, so Area 2 naman napupuntahan ko ngayong mga iglesia. And then next year po siguro Area 3 na. Maubos ko na po ang Area 3. Pagkatapos ng Area 3, si Elsie na po ang balik ko. Ayan, so napaka nakatawa pa na, ayan, so susunod po ako, ay doon ako sa Punta Church. Hindi pa nakapunta kasi doon. Sabi, sige, doon ka sunod na invite sa Punta Church. Ayan, so maraming salamat po sa maitapagtanggap at ang dami doon si Sir Afam. Very active po mga kabataan doon. Napakaraming bata. Sobrang dami po ng bata. Sabi ka, pag namatay na lahat ng matatanda, maraming kapalit. Sa Dasmaji, nauubos na ang mga babies. Ano po. At yun din naman ang aking mga anak, si Ate Amber. Ayan, happy birthday pala Ate Amber, belated. Ayan, so naway lumaki ka na mas maganda at mas mabuting anak. Ganun din naman si Ate Kyle, and congrats din Ate Kyle for getting award noon sa pera po ni Mayor. Ayan, so nakatawa kasi yung progress ni Ate Kyle din naman bilang isang kabataan mula elementary, high school, college, ay talagang may awards naman siya, ano po. So, yun, maraming salamat ano Ate Kyle, ayan, sa pag-support din sa family. May tagabayad na rin kami ng ilaw. Ayan, so sabi, masaya na siya. Sabi, mama, ano ba ibibigay ko pa sa'yo? Sa kung pag-ibig na lang anak, mag-ipon ka na lang para sa future ng mo at ni Ate Amber. At yan din po naman si Barry Jasper, ingat ka dyan. Si Ate Nanette Donoso po, ano, ayan, ay paalis na ngayon ng bansa, nandun na po sir, pag-pray pa natin na kanyang safe flight. At yan din mapagpatuloy na pagpapagaling at nalalapit po na ano, pag-pray natin Sir Nanita Donoso, na napakalapit na po siyang maoperahan. So praise the Lord po at sinagot ng panang kanyang mga panalangin mula po sa financial at yun din sa tulong po ng mga suporta ng kanyang mama sa buhay. So ganoon din po, ayan sila yun, hindi ko po na ayan sila Ate Ruth Tobias, thank you po. Ganoon pa sila Mami Esther, hinahanap niyo po ako kahapon. Ayan, so nandito na po ako muli. Magkikita-kita tayo muli pa sa next Sabbath. Yan po Sister Ye. Okay, thank you Sister Shah. So ngayon pong hapon na ito, ito na po ang last part po ng ating
ating prayer. Okay, so last na talaga ito. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo po ay sama-samang pumikit para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, muli kaming papailan lang upang sa ganun mataas po ang inyong banal na pangalan. Nawa, Panginoon, sa pag-aaral namin sa hapong ito, kayo po nawa ang magmutawi sa aming mga labi. Nawa ang aming mga sasabihin ay maging kasang-ayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Nawa, pagpalain din po, Panginoon, ang mga taga-subaybay, ang mga sumusuporta sa aming programa, ang kagalingan po ng physical at ganun na rin po emotional, at magbalain po ang aming financial na pangangailangan, ang patuloy na igabay po sa bawat isa sa amin. Papasalamat po kami sa biyaya ng buhay at kalusugan na patuloy na nararanasan ng bawat isa. Ito lang po ang aming hiling at nalangin sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga kapatid, ito na po ang last part po ng ating prayer, our stronghold. Kung meron po kayong aklat, ang aklat po natin na ginagamit para po sa ating kabataan is Messages to Young People. So tayo po ay nasa chapter 77. So hindi ko na po ito i-review, mga kapatid, kasi baka sobrang haba na naman, baka magkaroon pa tayo ng part 4. Pero ito na po talaga ang last, para bang sa ending o kaya sa basketball, ito na yung last quarter. Ito the most final round na. Ito na yung andito na yung nagtatali na kung sinong mananalo at saka hindi. Actually, may SEA Game ata ngayon, nababalitaan ko. So, ang Pilipino kaya, ilan na kaya ang ating gold medal? Mga inaabangan po yan ng mga taong mahilig sa sports. Pero, alam po natin na bago tayo magkaroon ng malusog na pangangatawan, kailangan natin magkaroon ng physical strength at the same time, spiritual power. Kaya po ngayong hapon, ito na po ang last part. Pupunta po tayo sa ating question number 6. So, sabi po dito ni Miss Ellen G. White, pasasagutin natin si sister siya. Sabi dito, what does it mean when Miss Ellen G. White mentioned that prayer is not intended to work any change in God? It brings us into harmony with God. So, ano bang ibig sabihin? Ang prayer daw, hindi daw ito intensyon na para gumawa na baguhin natin ang Panginoon. Pero ito daw ay nagbibring or naglalapit sa atin para maging kasang-ayon or harmonious tayo sa Panginoon. So ano ba ibig sabihin nito, sister? Siya medyo kasi malalim. Ito ba yung kapag nanalangin ako na, Panginoon, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko, so hindi ako nahingi ng tawad kay brother doon kasi napagsalitaan ko siya na masakit. So ito ba yung forgiven na ng Panginoon, sister siya? Ayan, so actually, yung ating mga topics when it comes to prayer, no, it's really quite a blessing. At I guess sa mga kapatid po natin online, alam ko po na we are into prayers talaga. So tayo po lahat ay masaya, tayo pinakinabang sa panalangin, and most of the time, of course, we are the blessed one because when we pray. So when we pray po, sabi nga, it is intended, the prayer is not intended to work any change in God. So wala pong, hindi po, pag nagpipray po tayo, we cannot change God's mind. Kasi may mga ganun tao, kaganun we discussed last time, Sir Joy Abid, no, na-miss ka rin namin today, na maraming mga ganun prayer na parang we had first our ideas, we had our plans, di po ba, bago pa tayo humingi ng panalangin. And then, when we created those plans, yun ang gusto natin mangyari actually. So, pero nagpipray tayo, sabi natin, Lord, thy will be done. But actually, we got options. Parang yung iba, magpipray sila, Lord, nangutang ka na ng utang. Ganyan, nabasa ko rin po sa Ellen G. White when it comes to debts, no, yung mautang po. So, maraming tao kasi na parang mangungutang muna. Ang pang ganito, pang ganyan, utang muna dito, utang doon, di ba? Tapos magpipray ka, Lord, wala akong pambayad. Ginigipit na ako ng bangko, ginigipit na ako ng aking kapatid, ginigipit na ako ng pinagkautangan ko. Mahirap. And instead of that, we pray na, Lord, hipingin pera pambahid sa utang. And we are asking God, actually, that's our fault, actually, in the first place, no? That we make something beyond our means. Mm. Tapos yun nga, yung sabi mo kanina na when we pray, di ba? Tapos hindi ka naman humingi nakapatawaran sa kasalanan mo, pero hindi ka naman humingi nakapatawaran sa kapwa mo. We try to change, you know, the heart of God para patawarin tayo, where in fact, hindi naman tayo nagpapatawad, di ba? O kaya naman humingi tayo ng pambahid ng utang natin,
sa dami nating utang, kasi ang dami nating mga gustong gawin. Yung iba nga po, di ba, na-realize ko rin kasi naman nakaraan, di ba, for past few years talaga, marami talaga naloko sa mga ano, scam. Yes. Yung mga Jokart, ano pa ba yung isang sikat, si ano? Kappa. Si Kappa. Mm. Mga parang kulto pagdating sa mga scamming, no? And they use the name of God for that. So tapos sabi mo, Panginoon, ano, sige, kailangan ko ng pera, sama ko sa pag-anap ng gold, ganyan, no, ma-investment. Pag na, naloko tayo, ang dami natin pinagkautangan, gusto natin hingin sa Panginoon yung pambayad sa inutang natin. But we never regret of what we did, na hindi talaga dapat tayo sumasali sa mga ganung uri ng mga ano po, no, ng mga tawag dito ng mga networking mm-hmm. o investment na hindi nyo naman talaga sure ano po. So minsan nagagalo pa natin yung mga tithes, yung offerings, yung mismo pera natin na instead na pambigay na sa Panginoon, ilalagay pa natin sa investment. And we pray, unless we ask for forgiveness, we ask for repentance muna. So when we pray, kailangan talaga nagre-repent muna tayo, no? Of course, we pray first, and then when we pray, sabi ng Panginoon, di ba, huwag ka na muli magkasala, then repent, and then ask for God's blessing para kaawaan ka, no, makahanap ka ng paraan para mabayaran natin yung mga pag-uutang natin. Kat po yung sa mga credit cards, ako naniniwala po kasi, ano, when we pray for something, pero dahil may credit cards tayo, madali yung, ano, sabi nga, no, ano ko kahapon ni Ate Kyle, wala ang little sweldo ko, mama, wala akong pampaano, pang kampricho. Ayan, gusto na, sabi, kampricho daw ng buhay niya, wala mo na ako pampaganda, magayon, no. Sige, anak, siyempre po, hindi namin nakalimutan mabigay ng tithes and offerings. Pero yung isang kabataan na they're thinking about that. Much more pa kapag ikaw ay isang nanay, no, isang magulang, na marami ka talagang kailangan suportahan. So nagkakasala tayo because we wanted more. We ask for more. Hindi natin nakakalimutan natin. It's only about asking, eh. It's about what is essential in our faith. Sabi nga po natin, hindi po tayo nananalangin umaman tayo para sarili natin. Ako po kasi, sir, nagpipray ka bang umaman ka, Sister Yen? Have you ever prayed na, Lord, give me wealth? Ako kasi po, ang prayer ko lang, Sister Yen, no? Sige, ikaw muna pala, Sister Yen. Have you prayed for really more luxurious lifestyle? Like having really good car, or having good job, or having financial, ano yung stability na yun, yung about sa financial. Kasi nga, nanak mo naririnig na parang finance, sa parang give me your, ano, yung parang dapat financially secured. Uh-huh. Diba? So, ako kasi may nagtanong po sa akin, isang ating kabataan na Adventist, ma'am siya, financially secured ka na ba? Sabi ka, I'm only secured in heaven. I'm only secured in God's hand. But then, when it comes to baka may lumapit na ito mamaya sa atin, no? So, wala tayong mga bank account. Ayun, wala tayong financial security. So, ikaw ba, Sister Yea, personally, no? Have you ever asked God? Kasi parang when we want to change God's heart, na parang, Lord, ano ba? Ang tagal ko na nagpipray, bigyan mo naman ako ng ganito. So, have you prayed for wealth ba? Or luxurious life? Actually, kasi, syempre, may mga personal prayers din tayo. Actually, yun nga, sabi ko nung nakaraan, talagang panalaan ko magkaroon kami ng four wheels kasi ang hirap mag-ministry na nakamotor, tapos tatlo kami. Binigyan naman kami isa pang motor, so apat ng gulo. Four so, naman, four wheels. Siguro hindi pa time, pero may proper time kasi hindi po ako masyadong materialistic. Personally, ang mga prayers ko po ay ganito. Pag may kamag-anak ako na na-confine sa hospital, katulad nung binan ko, na-confine siya sa hospital, alam niyo po talaga ang prayer ko, Panginoon, wala akong means talaga na financially. Baka naman pwedeng may mapulot ako dyan ng pera. Tapos yun ay maga. Tapos kinakanta ko yung song na para talaga sa pagpapagaling. Pero hindi natin dapat pangunahan ng Panginoon. So wag din tayong malulungkot. Minsan kasi part talaga ng kapag hindi nasagot ng yes, talaga naman minsan nalulungkot tayo. Pero part yan ng buhay, baka nga wait lang. There is something more. Kasi kung alam naman natin yung buhay na isang tao ay secure sa kamay ng Panginoon, makikita naman natin yung sa langit na bayan. So yung mga prayers ko, ganun lang. Actually, ang prayer ko nga lang, ngayon, sira-sira yung bubong namin, mapagawa lang yung bubong, may maayos lang na matirahan, may maayos lang na internet, gawa ng ating hanap buhay. Hindi po kasi ako masyadong materialistic, ano, mga kapatid. And then, i-emphasize ko rin po yung sinabi ni Sister Sha, yung prayer kasi natin, huwag natin siyang gawing pangsangkalang para mabayaran yung mga utang natin, for instance. Ako nagtataka rin ako, Sister Sha, ano, bakit may mga kapatid pa rin tayo naluloko sa mga investment, sa mga networking, samantalang alam na
naman natin pag tayo, di ba, nag-open ng bank account. Gaano ba kataas ang interest ng tinutubo ng pera natin kung ang banko nga hindi magpapalok? Pero tayo, sasabihin sa atin, magbigay nga ng 50,000. 30%. May ibabalik sa'yo. Wow, ha, banko nga, walang ganyan eh. So tayo mga kapatid, minsan kasi nasisilaw tayo dun sa mga dobling-dobling pera. Bakit po hindi dapat na, dapat po kasi iniluluhod natin yan. Iniluluhod naman kasi, oh, kasi ang luhod, kaso ang luhod kasi nila si Sir siya ganito, dapat makuha ko yung 30%. Hindi yung hiningi ng panalangin sa Panginoon kung kalooban niya ba yan. Kaya alam mo, sabi ng asawa ko kahapon eh, hindi kami na-scam sa networking kasi wala kaming pera. So mas maigi pala kapag wala kang pera kasi hindi ka may scam. So dapat po tayo mga Adventist, tayo ay masanay sa plain living kasi iiwan naman din natin ang mga nandito sa sanlibutan. Ang mahalaga lang, hindi tayo nagugutom. Ako ay believe sa ating Panginoon, basta't nagtatapat ka sa Kanya, hindi Kanya pagkukulangin. Kaya po, huwag tayo masyado mag-aim. Katulad na sabi ni Sister siya, no? Pag nag-abroad sila, bibili ng sasakyan. Kahit maganda yung intention, second floor, second tinan mo, walang nakapag-abroad sa inyo, hindi rin kayo nakabili ng minibus. Sayang. Yes, di ba? Minsan kasi ang akala natin, para sa atin tama, hindi pala kalooban kasi ng Panginoon. Kasi minsan ginagamit natin sa isang ministry. Actually, when it comes to the word ministry, it is one of the most used words. Tapos we are saying, we're claiming that it's because of our prayers, no, sa ministry. However, makita natin, the intention is very important sa Panginoon. Ginagawa nating sangkalan, yung sabi nga pag ganito, tapos sabi pa natin na, punapunta ako na ibang sa Panginoon, papatayo ko yung iglesia, di ba? So makita po natin, actually kahapon, I was blessed para Dan Church, kasi may isa po nung Amerikano na pag-asawa ng Filipina, and ang heart niya po, dati po siya drug lord sa ano, sa Florida. Talaga yung gun runner siya, nag-ano siya ng mga drugs, nabibenta siya before he met Christ. So when he met Christ, he prayed talaga what will be the purpose of Christ in his life. So pumunta po siya ng Pilipinas, sa pag-asawa siya, nagkaroon siya ng mga anak. Then umuwi siya ng bago siya umuwi ng bansa nila kasama ng asawa niya, nakatanya yung church sa paradahan na maliit na gusto niya ipagawa. He prayed for that. Kasi dumating yung time na wala na silang pera pampasupply. Sabi niya wala pang tiles, walang walls, mais, wala talaga lahat. Sabi niya, Lord, anong bang purpose mo? Eh, nagka-pandemic pa. So bago magka-pandemic, sabi ng asawa niya, natitira niya parang 400,000, ginawa po nilang sa travel agency. So he was praying na, Lord, magagamit ba itong travel agency na to para sa ministry? So dalang heart niya, so natayin siya ng travel agency, di wala na talagang siyang pera, wala na rin pang uwi ng ibang pang, wala pambiling ticket eh. At least may travel agency na sila. So ang ginawa niya, pumunta sa church, sabi nung nagagawa ng church, Sir, itutuloy ko pa ba ang pagta-tiles? Kasi wala na talaga silang budget sa church nila. Ano po? Ngayon, sabi nung ni Americano, ni Sir Rolando, sabi niya, tutuloy ko ba? Wala nga kaming pera, pero gusto siya talaga matapos kasi naging pledge siya sa heart niya. When he prayed, I wanted this church to be done. Eh, yung bahay nila, maliit lang. Sabi niya, anong gagawin ko, Panginoon? So, ang ginawa niya, habang nagpipray siya, tumawag yung wife niya, sabi sa kanya, Han, may nag-book sa akin ngayon. Alam mo ba, 2 million pesos ang binook. Wow. Ng mga tickets. So sobrang sinasabi niya, sige, sabi doon sa gumawa, ipagawa natin. And then hanggang napagawa ang bahay niya, nagkaroon siya ng 3 stories, yung church nila, natapos po lahat. As in, natapos mula sa perang yun. And after natapos ang church, umuwi na po sila ng ano, Florida. Pagbalik niya, wala na. Natapos ang travel agency na lugi. Alam mo, sabi niya, now I realize the answer of my prayer was for the church. So when the church is done and my house is done, tinapos ang Panginoon ng travel agency. Ibig sabihin, they have to live simply and trusting God. So, dapat ganun, no? We pray for that. Instead, ba tayo po may utang, no, na hindi natin mabayaran. Huwag po tayo maloko ng kapwa para lang magkapera tayo. Tapos, gamit yung prayer natin. No? Ito yung panalangin. Ito yung sagot sa panalangin ko. Kasi bakit po, no? When we pray, especially for this, yung mga, ako po kasi hindi ako naniniwala na, kasi sabi ko nga, katulak ang pera ngayon, pag namatay ka, maililibing at maililibing ka. Kasi lahat ganun mahirap, di ba Kuya John Reid, no? O, libre naman si Dasma. May nakita ka bang mahirap na hindi nailibing, maliban sa tinapon sa ilog at na chop-chop. Pero lahat kat mahirap yung kapitbahay mo na walang pera, na ililibing yan. Lalo sa Dasma, libre. O, libre. O. Sabi nga nung anak ko kahapon, sabi ko, anak, wala na tayo ng St. Peter Plan. Kasi di ba, kaysa naman mag-ano tayo sa mga, ano, you're in good hands in my Metro Bank. Sabi ko, magkuha tayo ng St. Peter. Pero sabi, ma, ba't ka pa mag-St. Peter Plan? Mamamatay ka rin lang naman. Sabi niya, alam mo, pag namatay ka, ma, pag nailibing
shopping ka, pagtanggal sa after 10 years yung buhok mo, may kulay pa rin. Kaya sabi nila ni Amber, ayoko na lang ilibing ng ano, kasi buhok ko may kulay, may kita nila, ang pangitan ng kulay ng buhok ko. So they were, tapos sabi ko, anak, ano, are we gonna get a St. Peter plan? Sabi niya, ma'am, libre naman ang libingan sa Dasma, libre pang kabaong. Pag namatay tayo, ma'am, wala tayong magpagarbo. Let's die the simplest, you know, death. Bakit? Kasi wala namang kwenta na ang kamatayan. Malibang mamatay tayo kay Kristo, kahit saan ka man mailibing o itapon, pag kay Kristo ka, pagbalik niya, babaguhin naman niya tayo, which is true, no? So, nakita ko rin naman ang ideas ng mga batang ito. At nakita mo talaga, when we pray, we don't ask for something for ourselves only. Ako po nagpipray ako sa Suya, sige yung prayer ko, mga nasa, ano po, most talaga sa ibang tao. So, minsan sabi ko, Lord, wala akong pera, kasalanan ko, di ako marunong magtipid. O kasalanan ng school, kasi ang late ang sweldo namin. Kaya ang pray ko po, Lord, hindi po ako nagpipray na, Lord, bigyan mo ako ng pera. Ang sasabi ko lang, Lord, bigyan mo ako ng iba pang trabaho. Ayaw mo naman tanggapin tutorial. No, ngayon sobra kasi pang toxic ngayon, no? But it will come. Pero okay. Yung po yung prayer ko, instead na humingi ako ng pera sa Panginoon, I ask na, Lord, bigyan mo ako ng extra. And then, yun, nung nakaraan sa Suyem, may nagpapa-edit sa akin, nagpapaano ng questions. Tapos talagang God supplies. Yes. Diba? Hindi po ako nangingi ng mga material na bagay. Kasi si Daddy, kasi very simple po ang ating mga magulang. So sa akin po yung panalangin, we don't ask to change God's heart. Yes. And God's desire and plan for us. Di po ba kung nasa na po kayo ngayon sa hapong ito, you don't know exactly that God has answered your prayers wherever you are, in what conditions you are. Di po ba lahat ito ay isang pagpapala? Kaya po sa akin, when we pray, we don't ask God to change His heart. Yes. Diba? It should be for us that God should change us. Diba? Yung the way we accept things, the way we appreciate little things, the way we see the greatness, the power, diba, of Jesus Christ in our lives. The power of the Holy Spirit. Hindi po para baguhin ang heavens and earth. Yes. Diba? Pero dapat po para yung sasaya. When we pray, it is for us. Kaya sabi natatanong sa akin, ba't kasi ang sama-sama ng boss ko? Alam niyo ba ang pray ko? Sabi ko, Lord, ako na lang palang baguhin mo na sana mahalin ko yung boss ko kadi ano siya kasama. So I pray for myself to change me, not these people to change me. Diba? However, I ask God, change my perspective. Let me love them, let me forgive them, Lord, the way that you want me to. Kasi pag nag-pray ko, Lord, baguhin mo naman siya. E, paano ka naman? Diba? Hinihiling natin, baguhin natin ibang tao, pero tayo mismo ay hindi tayo mahiling na baguhin tayo ng Panginoon ayon sa kalooban ng karakter ng ating Panginoon. Amen. So, magdadagdag ako dyan. Ano? So, alam mo, sister siya, kaming mag-asawa kasi ang prayer talaga namin, kung magkakaroon kami enough na pera, papagawa kami talaga ng studio. So, laging sa isip namin, ministry. Opo, kami mag-asawa kasi naglulunsad kami ng bagong ministry ngayon. So, nililigawan na naman ako na asawa ko. Ako na naman sponsor niya. Mabili ka ng t-shirt, magpapatatak tayo. Kailangan natin to sa gawain. Baka may nakikinig dyan, no? Diba? Yan, opo. Magtatayo po kami ng Pathfinder Medic Unit Response. Yan, kasi asawa ko po ay nasa Red Cross. So kami nag-iisip na magpaprint na naman ng bagong t-shirt. Asawa ko, medyo malikot kasi isip niya, eh. Mamimili po kami ng mga gamit. Ayan, personal po naming pera. Sabi ko, utang mo yan, ha? Bayaran mo. Kasi pag utang, dapat binabaya. Ayan po, medyo emphasize ko lang po, ano? Ang mga kapatid kasi minsan kapag nalulugmok tayo sa utang, so ang gagawin natin, mananalangin tayo, pero hindi iba. Naman tayo nagbabayad, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga na ni Ellen White, tayo ay nilalapit harmony, okay, to God. Hindi yung tayo, pagkatalalangin tayo na tayo ipatawarin sa kasalanan. So, kausapan natin yung pinagkautangan natin, sister. Hindi ko po talaga maibubuo yung utang ko. Paano ko po kayo mababayaran ng paraan na maluwang sa akin? Dapat ganun. Nangutang ka rin ba? Have you of tried course na, naman. Pero dapat tayo nagbabayad. Nangutang na rin ako sa'yo, di ba? Okay lang yun. Ako kasi medyo hindi po ako masyadong ano sa pera. I mean, nagbayad naman ako, opo, sister. Opo, ako po kasi, para sa akin, sabi ng mga Korean, ano, pagka daw nangutang na ng pera ang kaibigan, friendship over. Kami mag-asawa po, hindi po kami ganun. Sa amin po kasi, ang friendship ay mahalaga. Secondary na lang po ang pera. Kaya ang asawa ko, napakabait niyan, sister siya, no? May kaibigan siya, nagkasakit, kailangan operahan. Kasi natusok ng barbecue stick, kaya mag-ingat kayo, na lockjaw. So, kailangan niya po talaga ng pera. So, dahilan sa kaibigan naman siya ng asawa ko, that time, wala talaga akong pera, sister siya. So, nangutang ako kay daddy, say ko, daddy, baka pwede pa utang, life and debt ito. Ako naman ang magbabayad. So, nag-usap kayo mag-asawa, sabi ng asawa ko,
Ma, alam naman nating paglabas sa ospital, wala silang pera. So paano yan? Sisingilin pa ba natin yung 5K? Sabi ko, di wag na, itulong na lang natin. So yun, natuwa yung kaibigan ng asawa ko dahilan sa hindi na namin sinihil. So ang ginawa na lang ng kaibigan niya is, nung nakapag-abroad, nang lumuwang na yung kanilang buhay yun, nagpapadala naman po ng mga regalo. Kaya ang asawa ko, marami natatanggap na original na regalo. Marami pinautang yun. Yes, hindi siya talaga nagpapautang, sister siya. Binibigay lang talaga. Ganun kabait ang puso ng asawa ko. Kaya sa amin, kapag kami nangutang sa kanya, hindi na siya pinapansin. Sabi ng asawa ko, wala naman yung diferensya kasi yung pera, kinikita natin yan. At yan ay pagpapala ng Panginoon. Sa pagmadamot ka talaga sa blessing. Yes. Alam mo kasi, I believe this, sister, you know, when we pray for prosperity, it's not really for us. Alam mo ba, when it comes to prosperity, it will be trials talaga sa inyo eh. How you will share your blessing. Kaya yung iba, sabi ni mami, ako yung yaman ng iba, ang yaman ng ganito, ang yaman. Sabi ko, mami, gaano kayaman isang tao, kung hindi marunong tumulong sa kapang walang-wala, walang kwenta rin. Bali, wala. Even our, you know, disciples sa Bibles, mga prophets natin, they prayed for blessing. Pero yung blessing nila, not only for themselves, but for the rest of the clan, the rest of the families. Diba, when King David also prayed, it's not only for himself, but he begged for forgiveness of what he did, and then he prayed for the whole Israelites, talaga in the kingdom alone, nailigtas sila ng Panginoon. So when we pray, when we are blessed, kagaya din ni Job, he was a father of all the fathers, even Moses, sabi nga doon, no? Even Abraham, that's why sa lesson natin before, Abraham is a father of faith. Why? Because he helped a lot of fatherless. He supported them, he helped and he fed them. Tayo pa kaya na sa dami ng tao ngayon, we were praying only for ourselves, para lang sa kagalingan natin. However, we never extended help to other people. Kaya sa akin po, mahalaga ang panalangin. And when it comes to prayer, when God answered our prayer, tsaka naniniwala po ako, sa, alam niyo po yung bago mag-vacation Bible school, 2 months po ako, parang since June, July, August, wala kaming sweldo, wala kaming pasok eh. So binigyan ako ng class, I thought it was a regular class, it would find out na tutorial lang siya, at tapos pag-tutorial, at the end of the semester pa ibibigay. So wala talaga, I was really broke that time. And I said like, how could I get, hindi ako mapangutang sa kapatid ko, hindi ako makinang pera sa boyfriend ko. Wala akong malapitan kundi si mami. Mukhang ka nalang sa akin. So, mami, meron ka bang gantong pera? Kasi kailangan ng pamasahin ni Ate Kyle, kailangan din naman ng mga ganito. Tapos, ako, Lord, wala akong pera, Lord. Nakatuwa ba? Tungto ako sa sarili ko, wala akong pera eh. Yan, parang hindi ko rin alam mo paano ko sasagot yung sarili ko kay Janet. Tapos sabi ng makaibigan ko, mukha ka namang hindi walang pera. Lagi ka naman mukhang may pera. Kasi kung hindi, wala talaga akong pera. Kasi wala talaga. Bakit nga ba, sister, siya? Ako pag sinasabi ko rin, wala akong pera, hindi sila sa akin naniniwala. Alam mo kung bakit? Kasi nakatawa ka pa? Hindi, kasi sabi yung ako, teacher ko, in fairness naman, halimbawa kung 10 years ako dun sa working place ko po, 10 years din po ako nanilibre ng pamasahe. So lahat na nakakasabay ko sa jeep, uy, sabay tayo kay sister Ye, ay kay teacher Ye, kasi nilibre tayo niyan. So hindi po ako nagpapabayad. Normally ako yung maagap talaga magbayad. So for 10 years ko na silang nilibre. Kaya parang hindi sila naniniwala na wala akong pera. Ewan ko ba? Siguro wala rin tayo kasi we never also tell that to people pag wala tayong pera. Kasi may mga tao na wala akong pera ngayon. Lagi nilang sinasabi at yung naka-hashtag pa na ang hirap-hirap ko, ayoko na. Minsan po na-stress ako sa ganun eh. Kasi sabi ko nga, why you have to post it if you can pray for it? Diba? Kasi sabi ko, ako po talaga for the 3 months wala akong pera. So I don't know how God has, you know, helped me to overcome those trials. So wala akong pera, mga kapatid. Pero sabi ng mga co-teacher, kung buha ka namang wala kang problema, lalo na hangit, naka-iPhone ka pa nga. Sabi ko, kasi yung iPhone ko po, bala ko na rin ibenta. Sabi ko, hindi pala kidney muna. Kanya. So kidney muna, malakalaki na 100,000. So nanilokoy pa anak ko. Sabi ko, but everything. Then afterwards, nung natapos pong vacation Bible school, the blessing came in talaga. Amen. I received money, you know, natanggap po yung pera na hindi naman kalakihan. Maliit na 70,000 lang. Tapos, ano din, tapos gamit ko rin lahat. Naipamigay ko, nakatulong ako, nakapagpautang din ako sa may masakit. And I was very happy na kung saan wala man ako nabili para sa sarili ko, yung pera kasi talagang dumadaan lang sa atin. But the prayer alone that we pray to help others, like, Lord, once you give me blessing, I will also share. And God knows that we share blessing. Kung si Kuya Jasper pa, lahat ng bagay gagawin niya, makapangutang lang, makatulong lang, para sa ibang tao. Siguro ito rin yung isa sa ano natin eh, sa clan, I mean sa kay daddy, no? Especially sa aming magkakapatid, kami lang, na parang,
we wanted talaga to. Sa akin po siya ang pagtulong din, Sir Ye, when we pray, we should not be really madamot. Kasi mata natin, we cannot change God's heart kasi tayo dapat yun eh. When we pray, we're only asking. We are asking a favor and a blessing from the Lord. And I'm sure if the prayer is pure and honorable para sa ating Panginoon na magagamit talaga, why not? Bibigyan ka ng four wheels kaya, kasi magagamit talaga sa ministry. And that's why we should not also be afraid of praying. Diba? Huwag lang tayong maging selfish. When we pray, we think also on how we share the blessing. Diba? So nakakatuwa po ang sabi nga no, na sa atin na kaya po pag ano din tayo, personal prayer talaga natin, lagi nating involve ang iba na makatulong tayo sa ating kapwa. Diba? Okay, thank you. So magdadagdag pa rin po ako, no? So mga kapatid, ito po ay additional lang kung kaya naman po natin gawin. Kung tayo po ay may mga, halimbawa, mga gamit na nabagay, ang advice ko po, wag na po natin iukay-ukay, ipamigay na lang po natin. Kasi alam nyo po, yung mga taong bibili noon, nag-spend pa ng pera, so maging generous tayo. Yung mga gamit natin na doble-doble naman, ipamigay na lang natin, magagamit pa yan ng iba. Kasi parang bilang Adventist, nagbibenta pa tayo ng second hand, eh hindi nga tayo nag-i-encourage ng bumili ng second hand. Ako po, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, ang Adventist, dapat lahat ng binibili ay mga original. Ikaw, Sister Shan. Mahal naman. Ay, ganun talaga, kailangan nating i-impose yan. Kasi nga, bakit nga, may estudyante ako nagtanong sa akin, di ba Adventist kayo, bakit nabili kayo ng pirated DVD and CD? Ano ka nga naman, tama nga naman, dapat hindi natin tinatangkilik yung mga bagay na illegal. Kasi eh, okay, okay, hindi naman illegal. Ay, hindi naman illegal. I mean, tayong mga Adventist, ibigay na lang. Yes, ibigay na lang kung mayroon tayo na talagang nagamit na huwag na nating ibenta kasi mas masarap sa pakiramdam na hindi ka nang nagnegosyo, ibinigay. Tapos, bibigyan ka naman ng bago. But alam mo, totoo yan, sincere, no? I just want to add up. Alam mo, kasi yung mga bata natin, sila Ate Kelsey, Ate Amber, talaga, when they were young po, talaga lahat yan branded. Hindi po ako bumibili talaga. Sorry po, pero hindi po mayaman ako. Pero kasi sa akin, mahalaga po ang quality. Mahalaga sa akin quality at matagal kong magagamit at yung comfortable sa katawan. Natotoo lang naman talaga yung mga nasa market natin po, yung nasa Shopee, napakainit sa katawan. Ang baho pa sa kilikili talaga. Pag nagbaskil po kayo, mga kapatid, I'm telling you, iba talaga ang amoy niyan. So, I even discourage my kids na bumili sa Shopee kasi alam ko ang pangit ng mga quality. Yung quality. Tapos, after few months lang, ayaw na nilang suotin. Yes. Nagsawa na rin sila. Ngayon, nung manilito yung masaga paglaki nila, lagi po yan brand ang mga gamit. Hanggang sa sapatos po branded. Bakit? Hindi po dahil mahal siya, pero economical, kasalanan din yun eh, pag mahal. Kaya minsan nag-aantay rin ako ng sale. At hindi po ako bumibili monthly, yearly. Yan, sale ngayon eh, mag-SM tayo. Oh, para alam niyo ba, pag bumibili ako ng gamit nila, it will take years talaga. Yes. Alam niyo ba yung mga damit nila, hanggang ngayon nasusuot pa nila. Yung damit po ni Ate Kyle, ni Amber nung Saturday, nasuot na flowery. It sa was my first eh. Dress when I was pregnant to Kyle. Mm-hmm. And it means it's 23 years in service. Kasi po, bakit maganda yung quality? 23 years po nilang nagagamit. So yung mga ginagamit ng mga anak ko, talagang pag ayaw na nila, maliliit na, talagang they would give those dresses talaga, those clothes. Ang dami ko pa po sa bahay, para po sa Santa Lucia, ang gaganda ng mga ano, mga damit, inaenta niya yung mga, may mga gustong kumuha ng dress nila. Bakit? Ang gaganda nila kasi talagang quality at hindi ka po mayang ipamigay. Kasi minsan tayo namimigay tayo, pray tayo, Lord bless mo kami. Tapos namimigay tayo, may mga butas na, may nasa onrokan na, wala nang ganito, wala nang zipper. Talaga hindi po dapat natin, malungkot, binibenta pa natin para lang kumita rin tayo. So yung aking pumanak, at na-test po natin yan sa suya, once you give those clothes, alam niyo pa, every time na naglilinis sila ng closet, tapos mamimigay sila, few months po or a week, may nagpapadala ng mga bagong damit. At hindi po, kagayon mga sa Korean, pagbigay sa na damit, sobrang gaganda. Kasi bakit? Once you give those, they will also be replenished by God. Kaya po, di ba yung sa women na yung nagbigay ng pagkain, di ba? Nung kay Elisha na walang pagkain. Pero sabi niya, ito na rin huli namin pagkain ng aking anak at mamamatay kami. That's test of faith when we pray. Are you afraid to die because mawalan ka na ng bigas? Tapos sabi mo, kahit meron ka, sabihin natin, Lord, supply mo naman ng bigas yung aming ano, wala na kaming bigas, wala kaming pagkain. Pero nag-supply siya, may nahingi ng kapitbahay, wala kami, may bigas kami, wala kami bigas. Sa amin na to, di ba?
While this woman, di ba, na widow na, may anak pa, sabi niya, sige, gumawa siya ng tinapay para sa kay sa prophet, no? At after a while, ano po nangyari dun sa oil? It never dries out. Hanggang nabayaran din nila yung mga utang nila, di ba, na kung saan, paano nga naman? Ibig sabihin, when we pray for the blessing, let us be also the vessel of blessing for others then. And I believe hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Okay, so let's go with number 7, Sister Sha. Ang question po dito is, what are the powers that prayer bring? Okay, ano daw po yung mga binibigay na powers ng ating mga panalangin? So I will mention some. Sabi daw po ni Miss Ellen G. White, the strength acquired in prayer to God will prepare us for our daily duties. Ayan, kapag pala nagpipray tayo early in the morning, piniprepare natin na maging handa tayo sa lahat ng gagawin natin sa buong maghapon. Una, to face temptation. So alam naman natin na ang kaaway ay parang nag-a-upgrade yan, Sister Sha, no? Oo. Kung kayo hindi po nag-a-upgrade sa iyong pagbabasa, pag-aaral, nali-left behind kayo, kayo po'y mag-ingat kasi si Satanas po ay laging upgraded. Ginagamit niya lahat ng paraan para po tayo ay kanyang ma-hook. Kaya po kailangan natin mag-pray para po tayo naman ay makapanagumpay sa mga temptation na dumarating sa ating buhay. Amen. So, ikaw naman, Sister Sha, ano pa kaya ang mga powers na ibinibigay ng panalangin sa ating mga kabataan? Yeah, so, mayroon po dito para sa mga young people. Sabi po din sa book ni Ellen G. White about prayer, sabi po, the prayer is a secret of spiritual power. So talagang kailangan po natin siya. Alam niyo po ba, there is a very common story po mga kapatid. No? I don't know exactly how your prayer was tested by the devil. Yung isa pong famous na story na isang winter season, malamig ang panahon, may ice, may isang matanda na kailangan niya na ng gatas at pagkain. So she was praying that God would send someone to give her food. Tapos in a while, habang nagpipray siya, wala siya makain, may kumatok sa pintuan niya. Would have bread, milk, and something for her to eat. At alam mong sabi ng matanda, oh, praise the Lord for His kindness and mercy for giving me this food. Alam niyo po ba ang sabi ng lalaking ito, hindi mo ba alam si Satanas ang nagbigay ng pagkain mo? But then the woman said, praise the Lord because even the devil will be used by God to provide my food. Diba? Kahit ang demonyo, pag nag-pray tayo, they will tremble and they will still be used by God to give our needs. Diba, when we pray that, imagine mo, sabi niya, wala kong palpat sa demonyo na bigay kasi God has touched you to give me food. Diba, kung si Eliseo nga, diba, walang makain, bigyan ng uwak ng pagkain ng tinapay. Tayo pa kaya na napakaraming access natin. Kaya sabi to, when we pray, it will give us the power because the secret of spiritual power at ang kaaway natin ngayon, sisaya, it's not about human. We are fighting and wrestling against principalities and power of darkness. And how can we overcome darkness? Diba kaya John Lloyd, no? King lesson, diba natin noong nakaraan, ano po nakalagay sa atin? Sabi po sa Luke, Ephesians 6:17-18, ano po nakalagay sa atin? Ito po yung naging lesson natin, yes. Parang 2 weeks ago, no, about the helmet of salvation, di po ba? And take the helmet out, ayan po, Ephesians 6:17-18. Ayan, pamabasa po natin, no? This is the power of prayer. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng spirito na siyang salita ng Diyos. Sister Sha, ano yung turbante? Sword. Okay. A helmet pala. Na magsipanalangin kayo sa spirito ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. So we have to pray at all times at magpuyat sa buong katsagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So we have to pray and we have to keep alert. That's why we have to pray. Because our enemy, the devil, is upgrading. Sabi nga ni Sister Yen, no, na kung saan, we cannot hide from the devil as well. Diba? We can run, but we cannot hide. Diba? Sa kaaway, kitang-kita niya tayo. And imagine nowadays, no, imagine nyo po, even the prayers now are in the AI. Diba pati ang panalangin ngayon, ang AI na nagsasalita, nagcha-chat GPT na rin sila. Sabi nga po ngayon, no, sa ibang bansa, parang sa European countries, nagkaroon pa sila ng speaker. Ang speaker po nila ay AI. Diba imagine mo, anong susata ngayon sa atin? AI na. Diba ang kausap natin ngayon, ang mga magle-lecture, even the newscaster in sports. Recently, di po ba nakalagay, the sports reporter will be the AI na. Wala nang mga sports sa field na mga anchor, sports anchor sa ating field because they will be reported by the AI.
Diba? Kasi para daw walang mali. But then, we are in the time where the wrestling and the principalities of the devil will be our enemy. And who can stand against the enemy? Diba? Kung di nga natin mastan yung ating mga kapatid sa pananampalataya, paano pa ang demonyo? Na siya mismo ang magtetest sa atin, no? Sa ating pananampalataya. So, it is about giving a spiritual power to the Lord. And then lastly na lang po para din sa prayer na sabi mo nga, to face also temptation and bad influences. Imagine nyo po, no? How can we resist the devil and the temptation? Only by prayer. Only by the wisdom of the Holy Spirit, ano po ang ating makakasama. Sabi nga po rito, we need to wrestle with God in prayer. Will we carry forward the work in the Lord's way? Are we willing to be thought of God? Kasi sa atin ngayon, Sister Ye, pag magaling ka na rin sa Bible, marami ka nang alam, they don't need the prayers talaga. Marami nang very, ano yung tawag dito, self-reliance. Kasi akala nila, ang nakakalungkot lang talaga when we are blinded sa panahon natin ngayon without the work of the Holy Spirit. Kasi marami naman nagpipray, di ba Kuya John Lloyd? Most of the religious groups nowadays are praying. Do we think their prayers are not answered? Of course, we don't know. Kasi ang sabi rito, ang pagpanalangin ay kailangan may kasamang paggawa at pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa kanyang katotohanan. Kasi maaari na nanalangin sila, ibang sumasagot. Kagaya nga diba ni Senyor Aguila, yung famous ngayon, nakakatuwa. Sabi niya, siya ang resurrection ni Jesus Christ at ng Santo Niño. Sabi niya, kaya niyang patigilin ang storm, ang ulan. Kaya marami siyang followers. Mga diba? Teachers na mga resign. Oo, diba? Kaya ang daming talagang, almost 5,000 sila doon. Imagine mo, ang tao naniniwala sa ganun. At nagpipray sila, dinididig naman doon ang panalangin ng Panginoon. Ang tanong, anong klaseng Panginoon nang nakikinig din naman sa kanila? Tapos sabi nga, that's why when we pray, we should not shout. We should not mumble or say it. Kasi ang kaaway din naman ay nakikinig sa ating mga panalangin. Kaya ang panalangin natin, kailangan talaga yung matimtiman sa ating Panginoon. And we pray for the Holy Spirit. Ang mga prayers kasi natin ngayon, wala ng Holy Spirit, Sister Ye. Kaya marami, di ba, na pananalangin, o sige, ang mga may sakit, gagaling. True din naman, kasi in the last days, the power of the devil can also what? Can heal the sick and the whole nation will be healed. Diba, ano pa tayo mga kapatid, di ba? So pag tayo na kanila nagumaring sa ganito, pata tayo sa manggagamot. Diba? Kasi para ito na to, kasi nanalangin ako, ito na yung sagot sa panalangin ko. Pero minsan, ang ating panalangin po dapat talaga ay kasama ng banal na spirito. Kasi siya magbibigay sa atin ng karunungan, what we are gonna pray for, what we are gonna ask for, kasi nakaya sa Panginoon. Ginawa na lang natin siyang ATM card or ATM machine. Lord, give me, supply me, Lord all. Parang ATM machine ang ating Panginoon. But we are praying to be closer with Him, to have better connection with Him, to walk closely with Him, and to trust Him in all our lives. Amen. Okay, so nangangahulagan lang po yan mga kabata at mga kapatid na kapag tayo ay malapit sa Panginoon, tayo ay maiiwasang magkasala, mag-isip ng masama sa kapwa, kasi nga, ang prayers po ang naglalapit ng harmonious relationship sa ating Panginoon. At alam naman natin ang characters ng ating Panginoon ay meek, humble, at saka naman talaga ay godly. So tayo din ganoon. So kapag tayo pala ay nananalangin sa mga kabataan, yung characters ng Panginoon ay kaya nating makuha at magiging practice. Kasi nga po, we're preparing our characters in heaven. Kaya i-evaluate nyo yung mga sarili ngayong hapon sa mga kabataan. Ano? Ano ba ang ginagawa kong pagsagot sa magulang ko? Ganyan, ganyan. Sa paggawa ko sa pang-araw-araw na ating hanap buhay o mga nag-aaral, nagpupuyat ba kayo? Ganyan. Kasi ang ating katawan ay templo rin ng ating Panginoon na dapat nating ingatan. So, we have to be watchful sa mga ginagawa. Kasi minsan, iniisip nyo, bata ako eh, ano, malakas ako. So, parang okay lang nating gawin o abusuhin ang katawan. Hindi po. Kasi nga po, we have to be harmonious with God. So, itong prayers natin ay naglalapit sa Panginoon para naman yung characters niya ay makita rin sa atin. So, meaning, kung may mga pagkakamali kayo, ihingi nyo ng tawad sa inyong kapatid at huwag na muling magkasala. At kung may mga prayers naman kayo hindi nadidinig, Sister siya, ano? Kasi nga minsan, bakit kaya hindi dinidinig? Nananalangin naman ako. Baka kasi hindi pa ngayon. Or else, bakit may mga taong naluloko katulad ng binanggit mo, ano, kay Senyor Aguila? Kasi po, hindi
hindi kayo madalas manalangin, nawawalan po kayo ng proper connection sa Panginoon. Maaring mali ang inyong panalangin. Kaya kayo ay na-scam, napupunta sa networking, kaya maging maingat po kayo. Lahat po ng ating desisyon sa buhay, kahit kayo kabataan, dapat po hinihingi po natin yan ng tulong dun po sa ating Panginoong Jesus. At gagabayan po tayo ng Holy Spirit. Ayan, wala na tayong enough time, Sister Shaw. So let's go to the last question. Sabi daw po dito, what are the dangers of not having proper prayers? Yan. Kung pala mali-mali ang paraan or ang ways ng panalangin natin ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, ano ba ang maibibigay na kapahamakan nito, Sister Shaw? Sabi po nga dito, no, a day without prayer, we are susceptible and open to all the devil's deceptions and, you know, the devil's ways talaga para hindi tayo makalakad sa Panginoon. Ang nakalungkot lang po sa mga kabataan, hindi naman natin, kahit po sa mga magulang, when we rely to our own strength and power, wala po talaga yung walang fear sa paggawa ng kasalanan. Or minsan, hindi na po naisip natin na mali ang isang bagay. Napasi-justify na lang natin na parang ganito. Limbawa, graduate ka ng Saturday, eh, ikaw yung valedictorian address or ikaw yung magsasalita, pupunta ka ba o hindi? Sayang din naman. I-record na lang. I-record. Yes. No? Tapos ipaplay pa rin siya ng Sabbath. Ganon. Eh, Sabat siya ipiplay, okay lang? Okay lang kung makaka-inspire naman. Oo, nakaka-inspire. Yes. Pero kung titinan din naman natin, may mga ganon, no? Pero definitely sa faith kasi natin, maliliit na pagsubok, once we cannot overcome and we choose to believe na prayer answer siya, answer prayer siya kasi ito siya, ito matagal ko itong panalangin. Alimbawa, nag-o-taking ng Saturday. Kasi Ate Kel, nag-o-taking ng Saturday, sabi, ayoko ma, Sabado pala yung o-taking. So, ang tagal-tagal po talaga namin mag-ano kasi hindi sila pwede mabigyan ng work malibang may license talaga sila, makuha yung license nila, may o-taking talaga. Ngayon po kasi sa CHED, pag wala kang o-taking, ayan, kaya po shout out sa mga pumasa ng mga exams bar, kaya malungkot yung mga pumasa ng bar exam kahapon eh. Bakit? Kasi binigay daw ni Jenny 5,000 lang, hirap-hirap mag-review, tapos yung mga laude, cum laude, magna cum laude, ang lalaki 25,000, 15,000, samantalang sa school lang naman daw sila, samantalang yung bar exam, yung mga professional exam ay buong national siya, national yung pride, no? Sabi na dapat baguhin daw yun ni Jenny yung kanyang sistema. However, ganyan, so sabi nung anak ko, ma, hindi kami makakuha ng license pag wala kami o-taking. Eh, nung may o-taking sila, it was Saturday. Tapos, sabi nung may isa rin siyang Adventist na dun siya Quezon. Ayan, sa Quezon sila. Nag-o-taking kasi araw ng Friday. At Thursday. Tapos sabi ko, anak, samahan kita, maanlayo eh. Tapos ipasok ako sa work the next day. So, kung gagawin natin, anak? Sabi ko, sige lang, tiwala lang. So, nag-open pang Iloilo branch ng CHED, ang PRC sa Iloilo, para magkaroon ng o-taking online. Akala ko punta ka ng Iloilo. Wow. I was thinking, however, it was online. Kasi sabi ko, ma'am, may online sa Iloilo. Yeah. Ayan. And ano siya, anong araw ba? Parang Tuesday. Sabi niya, ma, eh, kaso naman, Sister Ye, nag-open ng 5 o'clock ng hapon, alas 6, wala nang slot. Kasi nag-take ng mga online o-taking, ay nasa ibang bansa din, ang dami nila. So, parang sabi nung ano ko, ma, anong gagawin ko? So, madaling araw siya gumising kasi nga papasok. Ma, hindi mo makapasok. Pag nakalampas ako dito, December pa. December yung second ng PRC online o-taking. Sabi niya, kailangan mas. So, nag-pray kami talaga. Pag alis siya ng bahay, nag-pray ako, Lord, ang tagal ko na, parang 50 times na ako nakalagay pa rin na no more slot, ganyan. Tapos nung pag after ko mag-pray, nag-click ako, nagkaroon agad ng number. Tapos ko, Ate Kel, this is it. Tapos sabi niya, ma-open mo. Tapos yun, hanggang na-approve yung kanyang online o-taking. Ang sa atin po, sometimes we have really to wait. You know, hindi natin kailangan magmadali. Kasi ang sabi niya, once we do things against sa Panginoon, pag maliliit na bagay yan, kaya natin gawin ang malalaki. Sabi niya, lahat ng mga kasalanan ginagawa natin, it started from the smallest thing, di po ba? So yung danger natin, when we skip praying, wala po talaga tayong power. When we skip praying, we never recognize that we are children of God. And sinasabi natin na parang kaya natin to live without prayer a day. Sinabi ko nga po na parang we cannot live
prayer without a day without a prayer kasi di po pala rin manasa ibang bansa pa natin mga kapatid na nasa online ngayon. Ang tanging naglalapit lang sa inyo, sa inyong pamilya, sa Diyos, ay ang panalangin. Di po ba na kahit napakalayo ng ating mahal sa buhay, basta may panalangin tayo, we feel secured that God answered our prayer. So napakalaga po bilang mga kabataan, ma-practice natin talagang the commitment of prayer. Yung ma-appreciate natin na we cannot live without a prayer a day because we are in danger po talaga. Sino ba namang gusto may danger tayo, no? Na kung saan kailangan po natin gawin kasi kung hindi talaga sasaya, hindi natin mapapanagumpayan ang mga pagsubok at wala po tayong proper wisdom to give also or to decide when it comes to decision making. Okay, so thank you Sister Sha. So bago tayo mag-closing prayer, ano, magsha-shout out tayo sa ating mga live viewers this afternoon. O ayan, nanonood po si Sister Berna Argente. Salamat sa iyong nilagang mais. Oo nga. Sir Sonia Platon, yan, good afternoon si Daddy, si Daddy Pablo. Shoutout din kay Alexis Camacho, at kay Brother hey, Camacho Jess. Jr., nasaan ka na? And then si Brother Jess Gonzalez, sabi niya po, magandang hapon po mga kapatid. Mas maganda po po kami sa hapon. Yes. Then si Desmi Hatumog. Okay, thank you so, po. So clap, 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 clap. Okay, appear tayo dyan. At si Miss, yan, ating napaka masugid na taga-subaybay, si Kierma. Sister Kierma. Yes, hindi ko na babanggitin yung last. Sa baka magkamali po ako ng pronunciation. Sorry naman po. Okay, ayan. And then si Lumapak Porferia. Magandang hapon, mga kapatiran. God bless you and more and always watching from my home in Barcelona, Dapitan City, Zamboanga. Yes, sana susunod makarating din kami dyan po, yes, sa namin dyan sa invite Zamboanga. Nyo po kami. Next year po ang ask group po ay we are free. Maglalakbay na ba tayo sa pati ibang yes, bansa? Yes, may kotse ng ating director. Ayan, sana amen, all. Amen. Sister Ruthie Tobias, amen. Ma'am, Ruthie, thank Ayan. You po. Okay, so wala na po akong na-miss siguro sa live. Ayan pa, Maria Delia Barnedo Banadera. Ayan, Sister Maria, thank you po for watching. Ayan. Purihin ang Panginoon, Sister siya. Wow, BFF mo ata, kilala mo siya. Opo, follower kita, no? Sige, gagawa tayo ng ano. Sister Maria, thank you po for watching. Okay, so wala ka na bang babatiin, Sister siya? Baka meron pa? So far naman po, yun yung namimiss ko lang po sila Ate Beth, Sister Joanne Suniban. Ayan, balik na po kayo. And tell us exactly how we can visit you, Sister Marilu, ayan, si Mami Beth din, Lily Beth, ano po, you can come po anytime and you're always welcome in our church para po naman makapana, ato, daupang palad, ayan, tayo po. So maraming salamat po sa pag-antabay sa hapon ito. Okay, so thank you very much. Babatiin ko rin po si Brother Nual kasama ang kanyang mami. So good afternoon. So they're back. So wag po kayong alis mga kapatid kasi susunod po dito ang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. So ngayong hapon si Sir Sha, ano bang huli nating masasabi sa mga kabataan upang naman sa ganun ay magkaroon sila ng proper ways of prayer. Ayan. So sa ating po mga kabataan, like our famous Bible characters, Daniel, Sadrach, Meshach, and Abednego, the prayerful men like Daniel, David, ano po, tayo pong lahat, we have to stand with prayers. We have to go humbly. Yan, the power of prayer is to kneel. Di po ba? And that kneeling shows humility in front of our God. And then it also signifies that we cannot live, we cannot stand without our God. So sa mga kabataan po, marami tayong challenges na haharapin, marami pa tayong mga pagsubok na mali pang makikita at talagang itetest tayo ngayon, lalo po sa ating kapanahonan ngayon. It will test our faith. However, we cannot, unless we are rooted to Christ, hindi po natin kayang makita ang deception, hindi po natin makikita ang mali sa ating mga ginagawa. Therefore, we have to pray and ask for the Holy Spirit, the guidance of God, to be in our hearts and minds so that we can pray. And let us not forget that the utterance of prayer and song will be praises to our God in heaven. Amen. Okay, so para po sa ating closing prayer, so ayan, pangunahan din po tayo ni Sister Sha. Ayan, para po sa ating pagtatapos, ayun po lahat ay manalangin.
O mapagpala naming Ama sa langit, tunay nga po Ama na ikong aming Diyos sa buhay. Nakita ng aming puso at aming isipan, tunay nga po Ama sa hapong ito. Kami ay nagpapasalamat sa mga paalala na kung saan sa huling kapanahunan Ama, ang aming pong laming aming hahawakan ay ang mga panalangin. Ay pong mga banal na pangako sa aming mga panalangin Ama ay bigyan kami ng mambutil ng pananampalataya. Gandin po Ama ng butil ng katotohanan sa aming mga puso at isipan upang itanggap namin ang pagpapala ng banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ang mga kapatid namin, Ama, na nanghina sa kanilang pananampalataya, kundi Ama, bigyan sila ng malakas na pag-unawa at pag-open naman ang kanilang puso at isipan sa banal na espiritu. Gandito po, Ama, pagpalain niyo po ay mga kaibigan na nasa live, ang kanilang mga pamilya, nasaan man sila, Ama. Tunay nga po ang panalangin ang siyang aming connection para po sa pagbubukas sa mga pagpapala at pag-iingat sa banal sa amin. Pagpalain niyo din po ang programang ito. Gandito po ang mga kasama namin sa AS, nawa kung saan kami bigyan ng kalakasan sa kabila ng mga pagsubok sa amin. Kami maging matatag Ama at patuloy na magbigay ng iyong mga salita, ng mga paalala at pabalita Ama sa anumang tinig na aming pong binabanggit ngayon sa mga bawat bansa Ama. Kami maging isang ilaw din naman. Kami inyong pong ginagamit sa pong banal na gawain. Maraming salamat Ama sa pribilehiyo ng panalangin sa pagsagot dito. Ito po aming iniling. Hindi po sa aming karapatan sa pangalan na ay manunubos sa Jesus. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong